Pagpapuri po ang ating Panginoon sa maraming witing loob na ating narinig. Pagbati po sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating live crusade sa oras na ito. Isang mga po sa lahat sa pangalan po ng ating Panginoon Jesucristo. Ang ating po pagsama ng hapon ay patungkol po sa isang kontrobersyal na aral o doktrina na may mga ilang mga relihiyong nag-aangking Kristyanismo o Kristiyano na hindi na po sila naniniwala sa ministeryo ng isang propeta o mga propeta. Hindi ko na po babanggitin ang kanilang mga pangalan at nang hindi po tayo masumbungan naninira sa mga sekta o reliyon. Ngunit ngayon hapon ang atin lamang po ay paghahayag ng katotohanan. Kung ano po ba talaga ang katotohanan tungkol sa ministry o ministeryo ng mga propeta. May mga sekta po kasi na nagsasabi na si Juan Bautista raw po ang pinakahuling propeta. At ang kanilang ginagamit po na versikulo o talata mula sa Biblia ay mapabasa po natin sa Lucas 16:16. Sa wikang pambansa o sa Tagalog, ganito po ang ating mapabasa. Ang kautusan at ang mga propeta ay nanatili hanggang kay Juan. Kung sa English po natin babasahin, the law and the prophets were until John. So ayon po sa kanilang doktrina o aral o interpretasyon, mula sa talatang ito ay kanilang itinuturo na si Juan Bautista raw po ang pinakahuling propeta. At pagkatapos na raw po ni Juan Bautista, ay wala na raw pong propeta. At kung meron mang mag-aangkin na siya'y propeta, ay agad-agad po nilang tatarburian na mula ang propeta. Hindi lamang po si San Lucas ang nagsulat ng mga salitang ito mula sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Ganito rin po ang pagkatala o pagkasulat ni San Mateo sa Mateo Kapitulo 11, talatang 13. Ganito po naman ang pagkasulat ni San Mateo. Sapagkat ang lahat ng mga propeta at ang kautusan ay nagsipanghula hanggang kay Juan. For all the prophets in the law prophesy until John. So sa dalawang talatang ito, mga kapatid, na isinulat ni San Mateo at ni San Lucas, dito po nila ibinabase ang kanilang doktrina na si Juan Bautista raw po ang pinakahuling propeta. Ngunit, mga minamahal ng mga kapatid, kaibigan, nanonood sa pangaral na ito, tama po ba ang kanilang interpretasyon? Tama po ba ang kanilang pangaral o pagtuturo o pagdudoktrina na pagkatapos ni Juan Bautista ay wala na pong propeta? Tignan po natin ang sinasaad mula sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, atin pong tignan at alamin kung tama po ba ang kanilang interpretasyon o kung mali. At kung mali, ay Biblia po ang magpapatunay. Hindi po tayo nagsasabi na sila'y mali. Hindi po tayo naninira ng isang katotohanan, ng isang reliyon, kundi kung ano po ang mababasa at mapapatunayan sa Biblia, yun ang katotohanan. At ating po alamin mula sa Biblia kung ang ganong pananaw, ganong interpretasyon ay sangayon sa mga nakasulat sa banal na kasulatan. Tingnan po natin sa Efeso 4, talatang 7, hanggang sa talatang 14, ganito po ang ating mababasa. Dapat ang bawat isa sa atin ay binigyan ng biyaya ayon sa sukat na kaloob ni Kristo. So maliwanag po dito na meron tinatawag po dito na kaloob o gift o regalo o kaloob ni Kristo na kanyang ibinigay sa kanyang iglesia o sa kanyang katawan, sa kanyang mga mananampalataya. Kailan po niya ito ibinigay? At ano po itong kanyang ibinigay ng mga kaloob? Kaya sinasabi niya na kung siya'y umakyat sa itaas, when Christ ascended up on high, nung si Kristo'y pumailanlang sa kaitaasan, sa kalangitan, siya po ay nagbigay ng mga kaloob sa mga tao.
At ano po itong kanyang binigay ng mga kaloob? Mababasa po natin sa talatang 11. At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, at ang mga iba ay propeta, at ang mga iba ay ebanghelista, at ang mga iba ay pastor at mga guro. So maliwanag po sa talatang 11 na isa sa mga kaloob na ibinigay ni Kristo nung siya ay umakyat sa kaitaasan, sa kalangitan, isa sa mga kaloob na kanyang ibinigay sa kanyang iglesia ay ang kaloob ng pagiging isang propeta. Unang-una, mga apostol, plural, marami. Pangalawa, mga propeta, hindi lamang po nag-iisa, kundi maraming mga propeta. Pangatlo, ebanghelista. Pang-apat, mga pastor. At panglima, mga tagapagturo. Kailan po niya ito ibinigay? Ito po ba'y ibinigay niya bago si Juan Bautista? O pagkatapos ni Juan Bautista? Kung ating babasahin po ang talatang 8, nung siya ay umakyat sa kaitaasan, when he ascended up on high. Sa mga nagbabasa ng Biblia o sa mga nakakaalam ng pagkasunod-sunod ng kaganapan o pangyayari sa buhay ng mga apostol, sa buhay ng mga propeta, sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo, alam naman po natin na si Juan Bautista ay naunang namatay kaysa sa ating Panginoong Hesukristo. Ang ating Panginoong Hesukristo ay nagmi-ministeryo sa lupa, at si Juan Bautista ay pinapatay ni Herodes, pinugutan ng ulo. At sa pagkakataon ito, nung siya ay umakyat sa kaitaasan ng Panginoong Hesukristo, ay matagal na pong patay, kung wala na po si Juan Bautista. Sa makatwid, ang pagbibigay ng kaloob ni Kristo sa kanyang iglesia, kasama po riyan ang kaloob ng pagiging isang propeta, ay ginawa at ibinigay ni Kristo pagkatapos ni Juan Bautista. So malinaw po mga kapatid na mali ang aral o doktrina na si Juan Bautista ang huling propeta. Dahil malinaw dito sa Efeso 4, talatang 7 hanggang 12, na si Kristo mismo ay nagbigay ng ministeryo, isa po riyan ay ang pagiging propeta. Kailan po niya ito ibinigay? Matagal na pong panahon na patay si Juan Bautista. Ano po ang dahilan? Ano ang purpose? Ano ang layunin? Bakit ibinigay niya ang limang ministeryo ito? Kung ating pong ipagpapatuloy, para sa mga gustong makaalam, ganito po ang kadahilanan kung bakit mayroong propeta, bakit mayroong apostol, bakit mayroong pastor, bakit mayroong ebanghelista, bakit mayroong mga tagapagturo. Marami pong mga reliyon nagsasabing Kristiyano, hindi na po sila naniniwala sa apostol, hindi na naniniwala sa propeta, hindi na rin po naniniwala ang iba sa pastor. Ngunit malinaw po rito na kailangan natin ang limang ministeryong ito para saan? Sabi po rito sa pagpapatuloy, sa ikasasakdal, talatang 12, sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Kung nais pa natin tumibay ang katawan ni Kristo, kung kailangan paglingkuran ang katawan ni Kristo, para sa angalin at bangalin ang katawan ni Kristo, ibinigay niya ang limang ministeryong ito. At kasama po rito ay ang pagiging propeta. Kailan po natin ibinigay, mga kapatid, bago o pagkatapos na mamatay ang ating Panginoong Hesukristo, ay doon po niya ibinigay ang mga kaloob na ito. So, ibig kong sabihin, hindi po si Juan Bautista ang huling propeta. Ngayon, mga pinamahal ng mga kapatid, meron po bang katibayan mula sa Biblia? Meron po ba tayong mababasa na may mga nakasulat ang mga pangalan ng mga propeta sa Biblia pagkatapos ni Juan Bautista? Kung gusto niyo mong malaman, tignan po natin sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 21. Patunayan po natin na sa panahon ng mga apostol, matagal ng panahon wala si Juan Bautista, ay may mga isinulat sa Biblia ang mga pangalan ng mga propeta. Narayan po ang isa sa kanila ay walang iba kundi ang isang propeta ng taga-Jerusalem na ang pangalan po ay Agabus. Mababasa po natin yan sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 21. Simulan po natin basahin sa talatang 10 hanggang talatang 11. Simulan po natin sa talatang 8.
At nang kinabukasan ay nagsialis kami. So ito po ay ang grupo o samahan ni Apostol Pablo. So ito po ay kapanahonan na po ni Apostol Pablo. Matagal ng panahon, wala si Juan Bautista. At nang kinabukasan ay nagsialis kami at nagsilating sa Cesarea. At sa pagpasok namin sa bahay ni Felipe, sino po si Felipe? Isang ebanghelista. Isang ebanghelista na taga Cesarea. At doon po pumasok si Apostol Pablo at ang kanyang mga kasamahan na isa sa pito at nagsitahan kami kasama niya. Ang taong ito'y may apat na anak na binibini na nagsisipang pula. At sa pagtira namin doong ilang araw ay dumating na galing sa Judea ang isang propeta. So sa panahon ni Apostol Pablo, matagal nang wala si Juan Bautista, mayroon isang propeta na galing sa Judea, partikular sa Jerusalem, na ang pangalan ay Agabo. Ano po ang kanyang ihinula? Dumating ang isang propeta na galing sa Judea na nangangalang Agabo. At paglapit sa amin at pagkakuha ng pamigtis ni Pablo ay dinabos niya ang kanyang sariling mga paa at kamay at sinabi, ganito ang sabi ng Espiritu Santo. Ganitong gagapusin ng mga Hudyo sa Jerusalem, ang lalaking may-ari ng pamigkis na ito, at siya'y kanilang ibibigay sa mga kamay ng mga hindi. So maliwanag ko dito mga minamahal ng mga kaibigan na nanonood at nakikinig sa pagtuturo na ito, na sa panahon ni Apostol Pablo ay may lumitaw na isang propeta bilang katuparan ng sinabi ng Epeso 4 na nagbigay si Kristo ng kaloob ng mga propeta sa kanyang iglesia. Kailan po ito nangyari? Bago o pagkatapos? Pagkatapos po ni Juan Bautista. Maliban kay Agabo, mayroon pa po bang iba? Tignan mo natin ang karagdagan at pagpapatunay sa mga gawa pa rin, mga kapatid, Kapitulo 11, talatang 27 hanggang 28. Mga gawa, Kapitulo 11, talatang 27 hanggang 28. Nang mga araw na ito ay may lumusog sa Antioquia na mga propetang galing sa Jerusalem. Pansinin po natin mga kapatid, plural, mga propeta na galing sa Jerusalem. Hindi lamang po nag-iisa, kundi marami. Ano po ang kanilang ginawa nung sila nakarating sa Antioquia mula sa Jerusalem? At nagsitindi ang isa sa kanila na naglangalang Agabo. So hindi lamang po nag-iisa si Agabo, marami po sila. At ipinaalam sa pamamagitan ng Espiritu na magkakagutom ng malaki sa buong sanglibutan, na ito'y nangyari ng mga kaarawan ni Claudius Caesar. So tignan po natin mga kapatid, dalawa lang ang katibayan mula sa Biblia na hindi po si Juan Bautista ang huling propeta, kundi may mga nakasulat sa Biblia na mga propeta pagkatapos ni Juan Bautista. At kung nais mo pong dagdagan natin ng pagpapatunay, basahin mo po natin sa mga gawa, Kapitulo 15 o 13, Kapitulo 13, talatang 1 hanggang 3. Sa iglesia na nasa Antioquia ay may mga propeta at mga guru. So sa iglesia na po sa Antioquia, malinaw dito sa talaan ng Biblia sa aklat ng mga gawa na sa iglesia ng Antioquia, matagal ng panahon mula si Juan Bautista, ay may mga propeta doon mismo sa iglesia ng Antioquia. At may mga pangalan na nakalista dito sa mga gawa, Kapitulo 13. Isa po rito ay si Bernabe. Ganon din po si Simeon. Ganon din po si Lucio. Ganon din si Manaen. At maging si Saulo. So malinaw po dito sa Biblia na hindi lamang po si Agabo at ang mga kasamahan niya taga Jerusalem ang mga propeta, meron din mga taga Antioquia ng mga propeta. At kung babasahin po natin sa mga gawa, Kapitulo 15, talatang 32, si Judas at si Silas, dalawang kapatid ng pangalan ay Judas at Silas. Ano po ang kanilang
ministeryo, palibhasa ay mga propeta rin. Ano po ang kanilang tatungkulan? Ano ang kanilang ministeryo sa iglesia? Silang dalawa, si Judas o si Judas at si Silas, hindi po si Judas na Iscariote, kundi isang kapatid na Judas sa pangalan, kasama po niya si kapatid na Silas, palibhasa ay silang dalawa ay mga propeta rin naman. Ano po ang kanilang ginawa? Ay inaralan ang mga kapatid ng maraming mga salita at sila ay pinapagtibay. So ayon po dito sa ating mga napakaraming sitas na binasa, tagdag ang Biblia sa aklat ng mga gawa ng ebidensya na hindi po si Juan Bautista ang huling propeta. Maraming nakalista sa Biblia, mga pangalan, mga kapatiran, na mga propeta rin naman na tinawag ng ating Panginoon Hesukristo. Kaya mga minamahal ng mga kapatid, mali-mali ang aral at doktrina na itinuturo ng mga ibang tao o kapatid sa ibang sekta at relihiyon na nagsasabi na si Juan Bautista raw po ang huling propeta. Dahil malinaw sa kalaan ng Biblia na hindi si Juan Bautista ang huling propeta. Alam niyo po ba mga kapatid na maging sa huling kapanahonan, isang hula sa panahon darating, na mayroon pa ihinula ang Biblia na dalawang propeta ang darating? Mababasa pa natin yan sa aklat ng kapahayagan, Revelation chapter 4. Ngunit bago po natin basahin, ang aklat ng mga gawa ay sinulat ni, o aklat ng mga kapahayagan o apokalipsis ay sinulat po ni John the Beloved 2,000 taon ang nakaparaan. Ngunit kahit 2,000 taon ang nakaparaan, ito po ay tumutukoy sa isang kaganapan sa hinaharap, isang future event, isang kaganapan na panghinaharap, at hindi pa po ito nangyayari, hindi pa po ito natutupad. Kung ating basahin ang Revelation chapter 4 verse 1, mababasa po natin dito na aaklat ng Apokalipsis ay talaan ng mga hula patungkol sa mga magaganap sa hinaharap. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako at narito ang isang pintong bukas sa langit. At ang unang tinig na aking narinig na gaya ng sapakapa na nakikipag-usap sa akin ay sa isang nagsasabi, umakyat ka rito at ipakikita ko sa iyo ang mga bagay na dapat mangyari sa haharapin. Sa mga kapatid, ang mga nakasulat sa aklat ng Apokalipsis ay mga bagay-bagay na mangyayari sa kinaharap. Ito ay hula patungkol sa huling kapanahonan. At kung ating babasahin ang isa sa mga bahagi ng Apokalipsis sa Kapitulo 11, simulan natin sa talatang 3,